Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Marasal ako'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan na aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking nilikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Marasal ako'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Sa mga naririto po, sa inyong pagpasok, huwag po tayong magmamadali. Hindi naman po tayo mawawala. No? Naririnig naman po ako sa labas. At sa mga sumusubaybay po sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ikalimang linggo ng ating paglalakbay sa Kwaresma, matutunghayan natin ang puong Hesus Nazarenong nanangis, nakiramay sa kanyang mga kaibigan. Isang tanda ng kanyang pakikiramay sa ating mga pinakamabababang punto ng ating buhay. Subalit paalala rin na sa kanyang pagbibigay ng buhay kay Lazaro, siya rin ay Diyos ng pag-asa, Diyos ng muling pagbangon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo
upang kayo'y mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong makatawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesu Kristo, nagpuri
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus sa mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ang anak ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kaniya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok. "Saan ninyo siya inilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, hali kayo at tignan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. "Ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. Apat na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro. Napupulupitan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha.
Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay ang ikalimang linggo ng Kwaresma. Nananatiling araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga kahilingan. Sa iba po sa atin, araw ng pamamahinga. Subalit sa lahat ay hindi mawawala ang katotohanang isa itong araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa araw din po ito, tayo ay tinatawag na pagnilayan. Kumakapit ba tayo sa Diyos ng pag-asa? Yung atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pananalig. No? At kung ano yung ibig sabihin nito sa ating buhay. No? Sa atin, maliwanag. No? Kapag sinabi natin tayo ay nananalig, no, madalas sa madalas, sinasabi lang natin, may Diyos. Naniniwala tayong may Diyos. Ang buhay natin ay may kinalaman sa katotohanan ng Diyos. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Maganda po sigurong tignan para sa linggong ito yung katangian nating mga Pilipino na lagi nating sinasabi na kapag tayo'y nalugmok sa hirap, nalugmok sa trahedya, nagpatong-patong ang lahat ng mga problema natin, para bang nasa kamalayan natin yung pagtataya na tayo'y babangon muli. No? Kitang-kita po natin yan. Ilang beses na tayong binaha dala ng bagyo. Ilang beses nang may mga problema tayong pinagdaraanan. Ilang beses na pong dumarating sa ating buhay ang iba't ibang uri ng trahedya. Pero kapag nakita natin, no, matapos ang ilang araw, matapos ang ilang buwan, nakababalik tayo sa kung ano yung ating nakasanayan. No? Siguro ang pinaka bago sa atin ay itong pandemya. No? 3 taon, binago ng pandemya ang marami sa mga buhay natin. Yung iba na COVID. Yung iba hindi na naabutan ang paggaling. Maraming mga bagay na hindi nakasanayan, nawalan ng negosyo dahil sa lockdown, nahirapan sa buhay dahil walang pinagkakakitaan. Pero ngayon, hindi pa naman po tapos ang pandemya, pero kahit papano, nasa wika natin, kahit papano nakababangon. Kahit papano nakababalik doon sa dati nating nakagawian. At kahit papano, dala-dala yung mga kwento ng trahedya sa nakaraang 3 taong ito. May kakayahan at may pagyakap pa rin sa buhay. Patuloy lang, ika nga. At kung titignan po natin ang ating mabuting balita, ito ay tungkol dito sa pagkapit sa Diyos. No? Hindi lang kasi pag sinasabi natin babangon tayo, yung bang kakayahan lang natin. Pero sa ating mabuting balita ngayon, nakita natin ang galaw ng Diyos, ang galaw ng pag-asa, at kung paano ito ipinagpapatuloy o hinahayaan at binibigyan tayo ng pagkakataong magpatuloy, muling umasa. At magandang tignan yung mabuting balita dahil lahat po yata ng tauhan at lahat ng nag-uusap dito ay may kinalaman sa atin. Unang-una,
tulad din ni Lazaro. Si Lazarong namatay. May amoy na yung kanyang katawan. Ibig sabihin, wala na tayong ibang pruweba pa na siya ay namatay. Hindi lang siya nakoma, hindi lang siya nawala ng malay. Namatay talaga siya. At yung pagkamatay, kung tutuusin, ito na yung pinakamababa, pinakamababang punto sa buhay ng tao. Bakit? Kasi wala nang natitirang posibilidad mabuhay. Wala nang sasabing, o sige, next time na lang. O may pagkakataon pa, eh wala na. Wala nang kalayaan, wala nang kamalayan. Sa kamatayang ito, may nananangis. May nanlulumo, may nalulungkot. Katulad na lang nina Marta at Maria. Nakatulad din natin, dumarating sa mga mabababang punto sa buhay at hindi natin maiwasang bumigay. At ito ay karanasang pantao. No, hindi naman tayo pinagbabawalang umiyak. Hindi tayo pinagbabawalang magalit. Hindi tayo pinagbabawalang magduda. No? Sa katunayan, nakita nga natin, si Marta, nasan ka, Panginoon, na yung kapatid namin mamamatay na at namatay na nga. Katulad din siguro ng ating mga pagtangi sa buhay, nasaan ka, Panginoon, nung nalugi kami, naghahanap kami ng makakain, nasan ka, Panginoon, nung pinagdaraanan ko yung mga pinakamatinding sakit sa buhay, nasan ka, Panginoon, sa mga bagay na para bang gusto ko nang sukuan ang buhay. Pero kung titignan natin, hindi nanumbat ang ating poong Jesus Nazareno. Pinangakuan niya, hindi ba't ako ang Diyos ng muling pagkabuhay? No? Nagtanong pa si Marta, eh Panginoon, naniniwala naman po ako na kayo ang Diyos ng muling pagkabuhay pagkatapos ng buhay na ito. Na totoo! Pero, para bang sinasabi niya na wala nang mangyayari kapag nandito tayo sa mundo, aabangan ko na lang ang susunod na buhay na muling paalala ng Diyos at hindi ba't ako ang muling pagkabuhay? Hindi ba't sa aking kalooban? Hindi ba't sa aking kagustuhan na nangyayari ang mga bagay ayon sa kalooban ng Ama? Kaya bukod pa sa ating inaasahan at inaabangan, ibig sabihin, kahit papano, may pagbangon, may muling pagkabuhay na matitikman tayo dito sa mundo. Ibig sabihin, makababawi. Ibig sabihin, makababangon din. No? Hindi lang yan isang kaisipan na hintayin na lang natin ang susunod na buhay. Dito pa lang may pagdanas na ayon sa kalooban ng Diyos ng muling pagkabuhay. At ito ay sa pamamagitan ng muling pagbangon sa mga bagay na tayo ay ibinababa. At iyon nga ang nakita natin. Binuhay muli si Lazaro. Pero alam natin na binuhay siya sa mundong ito. Ibig sabihin, sasapitin pa rin niya ang kamatayan dito. At nandun pa rin yung pag-asa ng muling pagkabuhay. Lagpas pa sa buhay na ito. Subalit nananatili ang katotohanan. Sa pagtangis ng Diyos, sa pagtangis ng ating poong Jesus Nazareno, ibinangon niya si Lazaro ayon sa kalooban din ng Ama. Dalawang bagay lang po sa ating pagbalik sa mabuting balita. Una, hindi po tayo nag-iisa.
Iyan ang tinuturo sa atin ngayon. Kung gaano kabigat para sa ating Poong Hesus Nazareno ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at ang kalungkutan ng mga kapatid ni Lazaro, gayon din ang pagdamay at pakikidama ng Diyos sa atin. At kung tutuusin, bahagi po ito ng kaligtasan. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng pakikiramay. Pwede naman nang tanggalin na ng Diyos lahat ng yan. No? Isang turo lang ng kamay. Kaya niya eh. Pero alam niya ang halaga ng mga bagay na ating pinagdaraanan. At ibinigay niya ang pinakamabuting biyaya, ang pakikiramay sa lahat ng ating pinagdaraanan. At kasabay ng kanyang pakikiramay ay ang ikalawa, tinutupad niya ang pangako ng pagbangon. Kahit gaano po kalala, kahit gaano kababa ang lahat ng ating mga pinagdaraanan, laging may pangako, babangon muli, makababalik muli. Masusolusyonan yan, madadaanan yan, lilipas din yan. Pero sa paglipas nito, umaasa din ng Diyos na sana dun sa ating mga pinagdaraanan, may natutunan tayo. Sa ating mga pinagdaraanan, lalo tayong lumalapit sa Kanya. Sa ating mga dinaraanan, mas nakikita natin ang sulyap ng muling pagkabuhay. Matikman din natin sa ating mga karanasan ng pagbangon. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ng biyaya na sana ay laging maging malay na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa, ng ating Poong Hesus Nazareno ay puon ng pag-asa na kinakailangan din nating paniwalaan, kapitan, panaligan. At hindi lang ito sa ating kamalayan, pero sa ating paggawa. Kahit anumang mga mababa ang punto ng buhay ang ating pagdaraanan, naway manatili pa rin ang ating katapatan sa Kanya. Dahil sabi nga sa Kanya, sa ating mga naunang pagbasa, Siya ay Diyos na nagtutupad ng pangako. Siya ay Diyos ng pagiging buhay at muling pagkabuhay. At tayo'y tinatawag na maging isang taong, isang bayan na kumakapit sa muling pagkabuhay na ito. Mahal na Poong Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos ng pag-asa, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay.
Patuloy tayong umasa at manampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Ating itugon, Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay. Kaming iyong simbahan, kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala sa kanilang pagsandig sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw sa aming pag-alala sa misteryo Paskwal ng iyong anak. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinataas din namin ngayon sa iyo mga kapatid naming dukha, mga indigenous people at iba pang minorya. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Biyayaan mo ng muling pagkabuhay ang mga mahal naming yumao pagkasapit ng takdang panahon. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Amang matapat, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Tapat naming Ama, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang Gelio. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya'y taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang Yumao.
Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga po, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sugatang puso. Panahon ng Kwaresma, tayo'y tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Walang sinumanang sa sarili lamang, walang sinuman ang namamaray.
buhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-ani, ika-limang Lenten Recollection sa darating na March 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Rufino C. Sescon, Jr., ang ating pong rector at parish priest. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati.